Hello guys, welcome to my channel Weng DIY Shop. Ngayon may gagawin tayong ano Mitsubishi Adventure. Bali ang ano nito radiator leak. Radiator leak siya. Ayan guys. Ayan. Bali matagal nitong radiator leak nito, almost 2 months na. Eh ngayon nagkaroon ng time, ngayon gagawin natin 'to. Bali tatanggalin natin yung buong radiator. Bali ang mangyayari nito, imbis na pare-repair na natin, sabay pa-overhaul na natin yan. Diretso na, total para misana ng gawa. Kasi marami siyang corrosion dito. Ayan o, corrosion. Ayan. Ang pagtanggal nito, ito yung mga tornillo niya. Tanggalin nito, itong bolt. Itong bolt. Tapos itong hose. Upper hose. Then, lower hose. Coveros. Tapos itong shroud. Baka isabay ko na rin yung ano, guys, baka isabay ko na rin yung clutch pan niya. Maglalagay tayo ng silicone gel. Silicone oil dito sa ano, dito sa clutch pan niya. Isasabay na natin para minsan na lang gawa. Ayun muna guys, kakalagin na natin. Guys, natanggal na yung shroud nung sasakyan nung radiator niya, yan. Bago matanggal yung ilabas yung radiator, unahin nyo muna yung shroud pati itong ano na itong pan niya. Ito. Ayan siya guys. Unahin nyo muna itong ano, itong tornillo niya dito, apat. Sabay yung shroud, bali sabay nyo iangat yan. Tapos ito, tanggalin nyo na yung hose dyan, yung hose dyan sa lower hose, upper hose, tapos itong apat na dalawang bolt saka bolt. Yan, lalabas na yan. Basta tunahin nyo muna yung ano, yung shroud, tapos sabay yung pan, yung apat na bolt na pan, sabay nyo itataas yan. Ano muna guys, tanggalin natin yung radiator. Ito guys yung sira nung ano, nung radiator. Ayan o, ayan o, grabe na siya. Agapan na natin, baka di naman siya nag-overheat eh, kaso agapan na natin. Ayan o. Bali, pabubukas ko na yan. Bukas na yung sabay overall tsaka dito. May sign of corrosion. Ayan o. Ayan guys. Bago natin lagay, hanginan natin yung mamaya. Linisan natin. Hanginan natin ang compressor yan. Tapos, ito yung ano niya. Yung clutch pan niya. Yung fan niya. Tanggalin tong apat na bolt na ito para matanggal. Buksan na rin natin ito, lalagyan na rin natin ng ano, baka silicone oil, lagyan natin ng isa o kaya dalawa. Okay pa naman siya eh. Makunot pa naman, may labang pa, pero siya na rin, nagbukas na rin tayo ng ano, ng pa-overhaul na rin natin yung radiator. Isasabay ko na rin to para one time work. Tapos dito tayo. Ayan siya oh. Tinanggal natin yung apat na bolt. Lagyan nyo rin ng dalawang bolt dito para hindi na umikot. Para mamaya pag inilagay niyo yung fan, nakasentro na siya. Tapos sabay na rin ang paglinis nito guys. Yan, yung condenser, hanginan mamaya ng compressor yan. Para yung buga ng ano ng hangin, maluwang siya. Para napapalamig niya agad yung condenser pati radiator. So yan na muna guys, takbo muna tayo sa radiator shop. Tapos sa auto parts, kuha tayo ng dalawang silicone oil. Plus iparepair na natin yung radiator. So mamaya guys, tapos na yan. Diyan muna kayo. Ayan guys, ayan nabuka na oh. Lalagyan natin ng silicone. Ito ilalagay natin. Lagyan natin ng isa. Ayan guys, ayan guys, nakabukas na. Ayan oh. Lalagyan natin siya isa. Isa lang ilalagay natin kasi meron pa eh. Hindi naman talaga siya yung ano na eh, yung pre-wheeling na siya. Hindi, makunat pa siya eh. Kaya ito lalagay na natin. Ayan guys.
guys, nakompleto na natin. Nailagay na natin yung itong clutch pan niya, naisara na natin. Bali, nilagay natin siya dalawa. Dalawa na yung nailagay. Kaya, dalawang ganitong nilagay ko. Ngayon, okay na siya. Ito. Kung tatanggalin nyo yan, ang pagtanggal yan, gagamit kayo ng impact wrench. Yan o. Sya-shock nyo rito. Ganun din, pag isosole nyo, shock nyo rin yan. Kasi may ikpit din yan eh. Para hindi lumuwang. Ito na, ilalagay na natin itong fan niya. Ilalagay na ng ganun yan. Tapos, pupunta lang ako mamaya sa bayan. Kukunin ko na yung radiator. Lalagay na natin yung radiator. Mamaya, kompleto na yan. Ayan guys, mamaya na lang. Hanggat hinihintay natin yung radiator na pina-overall ko, pina-repair ko. Ngayon, hangin na natin yung ano yung condenser. Condenser tsaka yung oil cooler niya. Para malinis siya. Ha? Okay. Ayan guys, dumating na yung radiator. Nakuha ko na. Huwag nyo rin kalimutan na hanginan dito. Nahanginan ko na yan eh. Tapos na yan. Na-spray ko na ng hangin yan. Kaya natanggal yung barabara. Ngayon, spray natin to para malinis. Kasi dati black yun eh. Spray natin ng high temperatures. Black. Guys. Ayan guys, spray natin. Ayan guys, black na. Para sariwa siya. Patuyin lang natin guys, tapos ilalagay na natin yan dyan sa sasakyan. Okay na yung radiator. Huwag nyo kalimutan lagyan ng grasa dito ah, pag nilagay nyo yung hose. Pati rin to lagyan nyo ng grasa. Ah. Bali, ilalagay na lang natin itong shroud. Itong shroud, radiator shroud, plus itong fan. Bali, sasabay na natin yan. Sabay ang paglagay niya, guys. Lagay na natin yung fan, clutch fan, pati yung shroud. Bali, kompleto na lahat mga hose na nalagay na natin. Ilagay na rin natin siya ng purified water or distilled water. Hindi galing sa tubig yung mga anito, yung mga nagtitindang mga recycle water. Ayan, bali, pa-start na natin siya.
Yun, start. Guys. Okay, start na. Bali, biblit muna natin to mga 10 minutes. 10 minutes. Bali 10 minutes natin paando rin to, palalabasin natin yung ano, yung air pocket niya, yung hangin galing dito sa system niya. Ayun, nakatapos na naman tayo, guys. At yun ang radiator. Nandito yung leak niya, bali tinusok na, tapos yung clutch pan, ilagay natin ng silicone oil. Ayun, mahigpit na siya, kaya magtatagal na naman ito. O kaya sa mga nanonood dyan, subscribe na kayo, like and share. See you na lang sa next video. This is Weng DIY Shop. Bye bye.